Good morning mga idol, mga guys. Good morning po sa inyong lahat. Sana nandyan lang po kayo sa mabuting kalagayan sa araw na to. Mga idol, mga guys, may isishare naman po ako sa inyo tungkol sa pagtatari ng pagsasapin ng idols. Ngayon, di ba, marami na tayong klaseng ng mga tari. Meron yung may sing-sing, meron yung wala, meron yung half ring. Ngayon, ang pagkabit naman doon sa paa ng manok, kung hindi natin, hindi tayo sanay, minsan na makaroon ng namimila yung po ang ating manok. Dahil sa pagkabit o paglagay natin, minsan naiipit na kasi yung huling daliri. Hindi po kasi pwede yung maiipit yung huling daliri pag isalpak natin yung tari. Ngayon, tuturuan ko po kayo sa technique o paano magkabit doon para hindi mamimila yung manok natin, mga idol. Sa labanan, kahit medyo may matagal-tagal na kapila yung manok natin na may tari, hindi siya basta-basta ang mamilay. Ganyan po. Yun ang ipapakita ko sa inyo ngayon o ituturo ko po sa inyo paano ang technique doon. Sa ang ikakabit natin mamaya o ngayon yung ano yung tari na ay yung walang singsing o yung o kaya yung half ring lang, yun ang iano ko sa inyo ngayon, tuturo. Sige mga idol, wait saglit lang ha. Mag-umpisa na tayo mga idol, magsimula na tayo. Kompleto po tayo, may ibtik tayo yung pangdulo sa o pang ano ng tari sa talim para maging matalim ang tari natin. Ibtik ito naman po yung ginagamit sa dulo ng tari. Halimbawa bagong hasa o bagong basyana, pwede natin idaan yan para maalis yung mga ribaba. Ayan. Ang iano po natin ngayon, ito ang gamitin natin na half ring na tari. 1 o'clock po ang tumbada nito. Ayan. Ilagay po natin dito, lalong-lalo na po sa mga baguhan mananari. Kailangan lagi po ilagay nyo sa tari condom yung inyong tari, iwas po sa disgrasya. Pwede po kasi tayo mahiwa. Itong sapin natin, may ano na po ito ha, may pagkit. Ayan. Itong walang half ring, yung ang ituturo ko sa inyo para iwas sa pilay, kasi minsan pag ano namimila yung manok natin, magsapin na tayo. Inabali po yung isang paa ng ano natin, dami pit. Unang ano po natin mga idol, ito po yung tahit. Unang ikot natin bandang itaas. Yan, kung makikita nyo, dumidikit na agad yung ano natin, pagkit. Dahil mapagkit talaga itong sapin natin. Yan, ganyan lang po pag-ikot ng sapin. Kailangan walang lukot-lukot. Yan, ganyan nyo. Bawat ikot, ilagay nyo yung daliri dito. Yan, ganyan. Bawat ikot ng sapin. Ganyan lang po. Ayan. Tapos sa baba naman, itong tahit, dito naman sa baba ng tahit, mga guys. Ayan, paganyan lang po, ikutin yung paganyan. Kailangan walang lukot-lukot yung sapin ninyo, ha? Kasi masakit sa paa yan ng manok. Maglagay tayo dito mga sa baba, apat. Apat lang po. Apat. Apat na ikot.
Lagay natin yung leather boat. Kung makikita nyo, talagang walang lukot-lukot, ha? Magandang pagka-ikot ng sapin. Ilagay na natin yung leather boat, mga idol, ha? Kung ang paunan ay gamitin nyo o kalang na malaki, dito po tayo sa malaking kaliskis. Diyan natin itapat yung kanto ng ating leather boat, mga idol, ha? Sa malaking kaliskis. Yan, himas-himasin lang natin para dumikit po yung leather boat doon sa sapin. Kasi pareho na may pagkit. Tapos ikutin natin. Yan, pwede pa isa-isa muna. Isa. Tapos isa din sa taas. Yan. Yung ganyan lang. Sa baba. Sa baba naman, mga idol. Yan. Sa baba, naging dalawa na siya. Tapos sa taas naman. Ngayon, paibalik-balik lang po. Yan. Kailangan maging maayos po ang lapad ng ating sapin. Huwag tayo magmamadali kung tayo ay nagtatari. Ang importante, maging maayos ang ating pagsapin. Tapos dito, i-ano nyo dito, ilagay nyo yung daliri nyo dito, i-masimasin nyo. Ayan, balik ulit. Pabalik-balik lang yan, mga idol. Hanggat maubos tong sapin. Kung sa tingin nyo man mahaba pa rin ang ano po, yung sapin, pwede nyo naman itupiin ng konti. Ayan, balik naman. Ayan. Okay, paganyan-ganyan lang. Ganyan, taas muli para lagi siyang nakalock yung ano natin, yung sapin. Ayan, okay, makikita nyo hapit na hapit siya. Ngayon, pwede po kayo maglagay dito sa baba kahit maging dalawang ikot. Pwede po yun, mga dalawang ikot para kahit lamang lang siya dalawang ikot, wala namang problema yon. Ikabit na natin yung paunan, large ang paunan, yung malaking paunan gagamitin po natin. Ikabit natin itong malaking paunan. Ganyan lang, ikutin lang nyo papunta sa paa ng manok. Ayan, pantay-tahit lang po, mga idol. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, ito yung huling daliri. Tahit, ganyan lang po, pantay-tahit. Ayan, kung makikita nyo, di ba, maayos ang ano natin. Hapit na hapit. Ayan. Ngayon, ikabit na natin yung tari na half ring. Papakita ko sa inyo na parang manok hindi mamilay. Ganito lang po ang pagsalpak ng tari. Ibubudbud natin itong tali para maayos ang pagkana. Ang paglagay natin, pagtali. Yan, ganyan lang, pagbudbud. Lain lang natin ng pababa para hindi siya magbol-bol. Ngayon, lagyan na natin tong spike yung tari natin. Ganito lang, idol, oh. Di ba, half ring siya dito nyo, ikabit, ilagay nyo dito sa may ilalim ng half ring na tari, yung tali.
Yan. Tapos ganyan yan. Ganyan yan po. Ayan o. Naka ano po siya. Naka ano sa may hapring na tali. Yung tali natin. Ikutin ninyo. Ikutin pataas pababa. Ito parang ano lang po ito. Maging spike doon sa garol para naman dumikit doon sa pin. Ayan, ikutin lang po ninyo. Ayan, isalpak na natin. Salpak na po natin tong tari na hapring. Ganyan lang mga idol. Ayan lang. Pag hapring ang taang tari po natin, iwasan po ninyo itong gilid ng huling daliri na maging halimbawa maipit siya o babaon po dito yung gilid ng ano nung singsing, kasi masakit po yan. Masakit po. Pwedeng mamili ang manok pag dito sumiksik tong gilid ng ano ng tari, itong puno. Masakit yan. Kailangan lagyan nyo ng konting awang o allowance, mga idol. Ha? Iwasan nyong maipit. Masakit po yan. O ganyan. Yan o. Kailangan ganyan lang. May awang siya. At hindi po dito nakasiksik dito. Dito. Hindi po pwede na ano. Masakit din po yan pag dito naka ano na po dito. Ibig sabihin, nakabao na dito sa may puno ng huling daliri. Pwede rin mamili ang ating manok. Kailangan ganyan lang, ayos lang yan. Tapos iangat-angat nyo kung komportable ba yung huling daliri. Kailangan po taas ng konti itong pinakapuno. Huwag lumampas kasi pwede itong maging ano, paglapag natin yung manok sa rueda o sa lupa, pag lumampas pwede kasi yan ano, parang stand, walang puwersa ang manok kasi pag apag tong huling daliri, itong puno ng daliri ang lumalapat sa lupa. Ayan, kailangan may alawan siya ng konti. Ito, ganyan. Pag ang asinta nyo ay 1 o'clock, dito lang po ang target natin pag 1 o'clock. Ito yung pinaka ano, tuhod. Ito yung pinaka siko. Siko, tuhod. Pag 1 o'clock, yan lang idol. Silipin nyo yung dulo ng tari. Iano nyo, limba, pag malayo pa konti doon, iano nyo. Galawin nyo yung garol. I-adjust nyo. Tapos tingnan nyo rin dito sa ano, mama. O, tulad tong asinta ko, 1 o'clock. Ayan, 1 o'clock po ito. Ayan, tingnan nyo. Pag sa tingin nyo, ano, parang hindi naka, ano pa po doon, pwede natin i-adjust. Ibaba natin ng konti lang yung paunan. Ayan. Pag sa tingin nyo yung dulo, parang hindi pa tumatama dito sa may gilid, sa may siko, i-ano natin, ibaba natin konti lang yung ano. Ayan, idol, tama na yan, ganyan. Ayan na, kung ano nyo, diretso nyo, doon na bumabay-bay yung dulo. Ayan, kung halimbawa, nakababa naman siya,
nakaano lang siya talaga, 45 or 1 talagang doon. Yung baba niyang ganyan, okay naman. Ayan. Pag itaas, doon pa rin bumabaybay yan. Pwede na yan. Tali na po natin. Tingnan nyo muli dito ha, sa ano, kailangan may konting awang. Huwag dikit na dikit kasi pwedeng mamili ang manok. O, lagyan ko na po ng tali. Pwedeng palima-lima. Ayan, ganyan lang. Makikita ninyo naman eh, kahit hindi nyo nabibilangin, makita nyo naman yung taba ng tali, kung gaano kataba. Ganon din sa gitna. Ayan. Ganon din sa gitna. Hindi natin bilangin. Estimate nyo na lang kung gaano karami yung ano. Ayan, tapos lag. Ilag nyo. Pwede nyo, pwede po kayo maglagay ng 5. Tapos dito naman. Dito naman, mga idol. Lag din. Dito pwede nyo kahit i-ano nyo. Ikpitin nyo ng maayos kasi sa kahoy naman yan at garol, sa pauna naman yan at garol ang kapit ng tali. Ayan. So, tingnan nyo muli. Ayan. Sa tingin nyo, pag silip nyo, hindi naman nagbago. Tuloy-tuloy nyo na mga idol. Sa mga maguhan, magtali lang tayo, napakasimple lang muna, ganito lang oh. Ayan. Ayan, ikot lang pa ganon. Tapos, pan uli, ganyan lang. Sa mga baguhan po, yan ha. Ikot, tapos ganito lang. Maglagay tayo ng mga, ano, 5. Yan, ganyan lang. Kasi bago pa naman kayo eh. Kaya kailangan ang tali, medyo simple lang. Tapos ikutin yung pag ganito. Yan, ikot. Ilalim. Ikutin nyo sa ilalim. Tapos ikot dito. Ikot ulit. Tapos iganyan nyo muli. Ganyan lang mga idol, para simple lang muna. Kasi kung marami tayong idaan yung ano, baka maliligaw pa kayo. Tapos dito, lock, pampahigpit sa garol. O si ganyan, o ikot naman. Pwedeng dalawa, iikot nyo kahit dalawa para maging lock talaga yung puno. Dito. Ikot ulit. Tapos taas. Ikot. Yan, ganyan. Ganyan lang. Napakasimple lang pagtatali nito. Kahit bata, madaling makuha ang ano. Nagdagan nyo rito. Pero ang pagbudbud ng tali ay kailangan ano lang ho, ha? Hindi pwedeng mahigpit. Mamimilay ang inyong manok. Yan. Hanggat ubusin lang po ninyong tali. Ang importante kasi may mga lock yung ano ninyo. Yung tali may mga lock. Oh, balik ulit. Yan mga idol, hindi na talaga bibigay yan kahit malaki pa ang manok nyo. Kasi nga, napaka ano siya, maraming ikot. May mga reverse ng pagtatali. Yan.
Dito ulit, oh. Oh, yan. Yung man natira. Sa tingin niya, konti na lang yung natira. Ibudbud niyo na lahat. Daanan niya ulit. Parang ilalag niyo muli. Yan. Yan. Ilalag niyo ulit yon. Daanan ulit. Oh, daanan niya ulit para maiipit siya. Nakalock na yan. Yan, pataas. Yan, o, ganyan. Simple lang yan, idol. Madaling sundin kasi hindi ko naman pinabilis ang pagtatali. Dahan-dahan lang yan. O, doon sa sabungan, siyempre sa totoong ano, lalagyan natin ng tape yan. Lagyan natin ng tape. Takpan natin. Yan. Tingnan nyo. Ganyan-ganyan lang. Simple nga lang. Simple yung pagtatali lang. Ayan. Tingnan nyo. Sakto lang yan. Hindi yan na sabi nyo pasok na pasok or ano. Hindi yan. Sakto lang yan. Pag may pag iangat yung paa, pag iganyan, sakto lang talaga yan. Pag ganyan. Yan. Sana makatulong po ito yung senior ko sa inyong video. Paki-share na lang po at kung gusto nyong maging updated po kayo sa akin channel, pindutin nyo lang po yung notification bell para lagi po kayong updated po doon sa channel ko. Larry Montero Yotari Tutorial, mga idol. Maraming salamat po sa panonood nyo at sa suporta nyo. God bless sa lahat.